Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon, makikita niyo naman, nandito na sa baba yung ano niya, kung ano yung title, kung ano yung magiging tutorial natin ngayon. So magsimula na tayo, without further ado. So, open kayo ng ano, ng ating browser. So MySQL ang gagamitin nga natin, tulad na nandiyan sa title. So, ang ginagamit ko is yung XAMPP, which is ito yon, kung nakikita nyo, ito. Itong web server na ito. Kumbaga, marami ito eh. Merong WAMP for Windows, merong LAMP for Linux, and then WAMP, MAMP for Mac. Itong XAMPP pinagamit ko kasi, I think yung XAMPP, yung XA is for cross-platform. Parang ganun siya. So, ito yung ginagamit ko na para sa Apache and MySQL ko, na yun yung gagamitin natin as database. So, hindi na siya MS Access. So, mag-ano na tayo, medyo upgrade ng kaunti. So, ngayon, simulan na natin, i-download nyo yung pinaka-latest, which is ito yun, 7.4 na version ng PHP. Ito, sa pinaka-baba. So, kung ano yung pinaka-latest dyan sa inyo, yun yung i-download din nyo. So, pag na-download yan, install nyo, medyo matagal yan. After niyan ma-install, meron diyang lalabas na which is ito 'yon. Yan. I-run niyo lang, start niyo lang. Pag-start niyo, okay na 'yon. So, ang gagawin na lang natin doon, papasok na lang tayo doon sa ating PHP ito, my admin, which is ito 'yon, localhost. Localhost/PHP my admin. So, ako ito nakapasok na ako para mabilis tayo. Nag-create na ako. Dito lang, i-click nyo lang itong new. Create na ako ng database. Click nyo lang yan, new. Then, create kayo. Pinangalan ako sa akin ng test. And then, nag-create ako ng user account na table. Ang pangalan ng table na yun ay user account. So, naglagay ako ng column, name na user, password, date created, and updated. Hindi ko lang kung bakit wala siyang ID, pero pwede natin itong i-edit. Alam ko eh. Aha, teka. Kita natin itong test. Ito, edit natin siya. Ano ba ma-edit ito? Hindi na kasi ako nagamit nitong ano na to. Itong localhost PHP my admin. Ginagamit ko kasi is ito, my SQL front. Ito. Ito yung ginagamit ko na pang create ng database, tables, columns. So, hindi ako gumagamit nito kaya hindi ko na masyadong alam kung paano siya i-edit. Paano lagyan. So, anyway, magdagdag na lang tayo ng column. So, pag-a-add ng column, dito tayo. Ito, add tayo dito. Add one. So, after date, hindi. Dapat before, ito, at the beginning of table. Sabihin, dito yan sa una. Yan, dagdag tayo, go, tapos lagyan natin ID. Yung ID, ito yung magiging unique code natin. So, int lang natin siya. Tapos, meron dito yan, ito. Yan. Yung AA parang, nakalimutan ko na kung ano ibig sabihin yan. Pero parang ito yung magiging primary key natin. Ito, yun, AI is auto-increment. Ibig sabihin, automatic siyang ito yung magdadagdag ng number ng ID niya. 1, 2, 3, pataas. So, save lang natin. Ayan, balik tayo dito sa structure. So, yun, meron tayo dong ID. Tapos yung username, password, date created, and date updated. So, create ko na lang yan ha, kasi medyo naka-create na ako yun sa akin. So, pag natapos yun na mag-create yan, open yun na yung VB6 ninyo. So, sa akin, naka-open na ito. Tapos, mag-create na kayo ng, ng class. Ito, right-click nyo lang sa project. Tapos, add. And then, class module. Create kayo ng class module. Yan. Sa akin, meron na akong na-create. So, mag-create na rin kayo. So, kapag nakapag-create na kayo ng VB6 ninyo, nakapag-create na rin kayo ng CLS connection ninyo, simulan na tayong mag-code. So, ang itatype na natin is private sub
plus underscore initialize. Initialize. I-initialize natin yung ating database connection. So, maglalagay tayo ng siyempre kailangan natin yung ating connection. Kailangan makapag-open tayo ng connection natin. Pero siyempre, bago pala natin tayo magsimula ng ano natin, program natin, pag mag-code, nag-add muna tayo ng reference dito. Tutong ba yung aking mga so, reference, hanapin nyo lang yung ADO. MS, ito. Ito. Felix Data Object, at saka yung ito. DAO, Microsoft DAO. So, okay natin yan. Kita medyo ano ata, maliliit. So, adjust ko lang yung, ano ko, yung screen kasi parang medyo maliit yung ano, hindi makita yung ginagawa. So, ito. So, ngayon yan, medyo malaki na siguro, kita na siya. So, ngayon, gagawin natin, magko-code na tayo. Siyempre, lalagay natin dyan yung ating, ito, yung ating connection. So, gagawin natin, the admin MySQL CN. Kasi MySQL yung connection natin. As yung addodb.connection. So, yan lang. Kasi kailangan lang natin makakonnect sa server natin eh. Tapos, magdagawa tayo ng do events. Yan. Kung tatanong ako yung do events, search nyo na lang doon sa may Microsoft. Kasi mahirap na mag-explain. Kailangan ma-ano natin ito. Dito na tayo focus sa ating pag-code. Makikita nyo naman meron to sa may ano mismo, website ni Microsoft. So, yun. So, sunod natin. Set MySQL CN plus to new addodb.connection. So, yan. Tuloy, try na ano natin ah, na ito kasi parang magdodoble siya eh. Ito. Yan. So, ngayon, pag naset na natin yung ating ano, MySQL, so lagay tayo ng width. Yan. Sa MySQL CN. Tapos, connection string. Yan. Ngayon, yung connection string, pwede natin makuha yan dito sa website. Ito. Type nyo lang ito, connectionstrings.com. Tapos, hanapin nyo lang yung connection string ni MySQL. So, hanapin natin dito. MySQL, ito, MySQL. Tapos, OLED, ODBC. OLED DB, kailangan natin. Hindi natin kailangan ng ano. Bumalik taga. Ha, dito na. Hindi, ODBC ang kailangan natin. O nga pala, meron akong nakalimutan na sabihin. Bago pala natin magamit si, ano, ito, si MySQL, kailangan pa pala natin ng MySQL connector. So, MySQL connector. Dito yan. No? Type nyo lang MySQL connector, tapos makikita nyo ito. Yan, MySQL connector. So, meron dyan lahat ng ano, mga connector na kailangan for Java, .NET. Pero ang kailangan natin is yung for VB6. Ito, medyo mabagal ang ating net. So, hanapin lang natin ang ating kailangan. So, MSI bit, hindi ito. Hindi yan, .NET ito eh. So, punta tayong archives, check natin dito. Hanapin nyo lang yung kailangan nyo. .NET pa rin yan. Balik tayo doon sa ano natin, sa search, sa Google. Ito, MySQL connectors. Hanapin natin dito. So, kailangan natin ay ito, ODBC. So, punta lang tayo dito sa download. Yan. Tapos, ang kukunin yung version is yung huwag itong ano, 8.0. Kunin yung is yung 5.1 or 5.2. So, hanapin ko lang. Product version, hanapin nyo lang. Ito, 5.13, pinakamataas. Or 5.27. Pero ang ginagamit ko is 5.1.13. So, yan. Download lang kayo dyan kahit alin dyan.
kung yung ano gusto niyo, kung 64 bit, 32 bit. 64 bit, ako yung ginagamit ko kasi is usually 32 bit. Ito na yung dinadownload ko para kapag mag-install ako sa client, 64 bit man yung OS nila doon, or 32 bit. Kung 32 bit yung dala-dala mong installer, pwede mo pa rin to install sa 64 bit. So ito yung dinadownload ko, yung 32 bit. So pag na-download yan, install nyo. Kapag na-install nyo na, balik na tayo ulit dito. So ngayon, dahil 5.1 yung ating pinili, so ang kukunin natin ay itong connector na ODBC 5.1 connection string. So ito, mandali lang yan, kakopihin lang natin to. Yan, nakopi nyo na yan. Balik lang tayo ulit sa program natin, dito. So connection string, tapos yan nyo lang ipipaste. Yan, para hindi masyadong mahaba, ano natin siya, tutuloy natin. Yan lang ang pag ano sa kanya. Ganito, para makat natin siya. So, ganyan. Iniiwalay ko per ano server, tapos database para mas madali kong makita. Para hindi na ako magbabaybay. Alam ko na kung ano yung nandaroon. So, ayan. So, gawin nyo lang. Ito. Tapos, ito. Ayan. So ngayon, dito sa server natin, since nagtatrabaho tayo sa atin, siyempre dito, umago tayo sa localhost lang natin. Localhost lang, as is lang yan, localhost. Tapos, yung database natin, siyempre, ang pangalan database natin is test. So, by default, sa localhost, ang username is root. Tapos, walang password. Yan yung default ni, ano ah, ni MySQL pagka tayo ay gumawa ng pagka ng unang install natin. Dito nyo makikita yun, ha. Open natin to. Tapos MySQL. Taka lang dito sa config. Tapos ito, MySQL.ini. Dito makikita mo dyan yung username, password, at pila natin. Sa baba at ayun. Hindi ko na masyado matanda. Pero andito lang yun. Hindi ko na kung dito ba o doon sa may ano. Sa PHP dito. Anyway, mahirap maghanap na ano ko. Tatagal tayo pag hinanap pa natin. So, yun na yun. Muna, yung password natin is wala nga. Automatic na no password yan pag naka-admin ka. So, tuloy tayo. Tapos ngayon, ang susunod naman natin na gagawin, so, since meron na tayong meron na tayong connection string, ang isusunod natin yung cursor location natin. So, that cursor location, syempre, add use client, and then that open. Yan. So, pag meron na yan, and with, so, isa lang natin para hindi magulo yung coding natin, para malinis tignan. Dito, maglagay tayo ng mysqlcn.close. Iko-close na natin. Sabihin, hindi natin siya kailangan kung mag-connect. Kung mag-connect siya. So ngayon, lagay lang tayo dito ng exit sub kasi maglalagay tayo ng error handler natin. Itong error handler natin, ito yung ahawak kung sakaling hindi makakonect. Kung sakaling hindi makakonect si yung app natin, yung software natin kay MySQL, ito yung mag-handle nun. So, maglalagay lang tayo dito na on error. On error, go to error handler. Yan. So, pag nagka-error, hindi nakakonect, hindi siya makakonect sa server natin, automatic babato siya dito sa ating error handler. So, dito sa error handler natin, maglalagay lang tayo dito ng message box. Message box, lagay tayo na cannot connect to the server. Ayan. Tapos, please. Oh, no. Please try again. Okay. Ayan. Tapos, sabihin natin ang error. Ayan lang. Tapos, pagka okay na yan, yan, okay na. Wala na. Okay na yan. Okay na lang.
So try na natin. So save muna natin. Punta lang tayo kung saan natin sisave. Ako isisave ko siya dito sa tutorials. And then VB6, ito, VB tutorial, VB with my SQL. So, lalagay ko dito. Gagawa ko ng folder for class modules para hiwalay siya. Hiwalay din yung folder para kay forms. O kung saka kayong modules na isa. So, save lang natin. Tapos, ito, save din natin to. Yung project natin. So, labas na natin kasi ito ay forms. So, create tayo dito ng folder ulit. So, forms. Dito natin siya. So, yung forms na yon, yung una, yun yung gagawin natin sigurong splash screen na lang muna yun. Kasi yun naman ang unang lumalabas pagka gagawa ka ng app. So, splash screen. Tapos, yung project natin, syempre, pangalan natin to. Project 1 lang. As is na lang muna yan. So, ngayon, na-create na natin yan. Punta tayo dito sa project. Punta kayo ng project properties. Tapos, select nyo yung submain. Okay? So, meron ng submain yun. Nakaselect na siya submain. Pagka nakaselect doon na submain, ibig sabihin na pupunta, dito siya maghahanap ng starting exe niya. Kumbaga, doon yung magiging simula niya pag nag-run siya. So, para magamit natin yung submain na yun, magdadagdag tayo ng modules. Ito yon, itong module. So, okay lang natin yan. Tapos, pangalan natin ang mod as connection. Dito magsisimula ang lahat. Yan. So, dito sa mod connection natin, lagay tayo sub, tapos main. Yan. So, ngayon, kapag meron na yan, magkikreate na tayo nung... magta-try na tayo mag-connect sa ating MySQL. So ngayon, create ko lang muna itong main tika, ha? Ayusin lang natin. So, ta-try na natin siyang save muna natin modules para hindi tayo mag-group magkamali. Mamaya ka-save. Hindi natin ma-save at mamatay yung computer. So, pag na-save na natin yan, pwede na tayo ulit mag-code. So, yun, pwede na tayo ulit So, dito sa submain, gagawa lang muna tayo dito ng public function natin. Public function. Ito yung magiging MySQL connection. Connection. Ayan. Tapos ngayon, isi-set natin yung ating class. Set connect equals to new CLS connection. Yan. So, pag meron na yan, tatawagin natin siya ngayon dito. Yan. So, kapag natawag na natin yan dyan, try natin. Save muna natin. Tignan natin kung magkoconnect tayo sa ating database. So, yun. Nag-connect. So, din nyo lang napansin kasi nagbiglang nag-shutdown siya. So, para malaman natin kung nag-connect, dito, lagay tayo ng message box. Yung message box. So, lagay natin na connect. Connected successfully. Successfully. Yan. So, yan lang. Para lang makita natin kung nag-connect siya. So, teka. Meron tayong kulang. Cannot connect. Ano sabi niya? Type mismatch. So, meron tayo ditong kulang sa ating message box. Teka, ha? Actually, dito. Ito. Kita ko na. VB exclamation. Teka, ha? VB exclamation. Ops. Yan. VB exclamation plus VB okay only. Yan. So, same here. Gawin natin dito. So, VB information. Ibig sabihin, ibibigay lang natin yung information na successfully siya nag-login. Tapos doon sa baba, exclamation. Kasi, yan o. Parang ganito yung lalabas yan. Actually, pwede pa natin palitan yan. Pero, ibang critical naman yon. Critical. So, ito. So, iba naman siya. Kulay, ano naman yon. Teka, nag-connect tayo successfully.
Para try natin para hindi mag-connect ng successfully, itong user password lagyan natin ng 1. Yan. So, yun. Ito na yun. Connect, cannot connect to the server. Please try again. So, ibig sabihin, hindi tayo makakonect. So, it's either normally yung credential natin. So, ngayon, try natin. Walang password. Connect natin. So, yun. Connected successfully. So, ibig sabihin, nakakakonect na tayo sa ating server. Tapos ngayon, magdadagdag lang tayo dito sa ating connection, dito sa may mod connection natin. Dadagdag lang tayo dito na public is connected as boolean. Kalagyan tayo ng boolean. So, para malaman lang natin kung connected. Kung nakakonect na ba tayo sa ating server o hindi pa. So, dito, lagay lang natin if is connected equals to 2, ibig sabihin, pag connected, then, di-display natin yung ating splash screen. So, splash screen dot show. Tama ba? FRM pala yan. FRM splash screen dot show. Oh, tama ba? Hindi, form 1 pa pala yun. So, palitan lang natin to. Para ano? FRM splash screen. Patan natin yung form name. So, yan. Ang baba is splash screen. So, dapat dito, lumas na rin siya. FRM splash screen. Yan. So, ayan na. So, okay. Tapos, and if. Ayan. Ibig sabihin, pagka-connected, talbas ni splash screen natin. Pag hindi connected, wala siya. Pwede natin maglagay ng message box na try to connect again, na retry, ganyan. Pwede. So, ngayon, ito muna. Try natin. So, yung connected successfully. Taka, so, ito, taka, ha? Wala tayong tinawag na connection. Yung is connected, hindi natin nabigyan ng value. So, pumunta tayo dito kay CLS connection. So, dito, so, syempre, pag connected, is connected, again lang natin siya, is connected equals true. Dito naman, is connected, false. Yan. So, kapag nag-connect, sabihin, true. Para lumabas yung, mag-display yung ating form. Yan. Ito. So, try natin. Yan, connected tayo, true. So, yun, lumabas yung ating form. So, baguhin natin dito. Kapag ka-false, magiging natin password. Pag false, yun, mag-i-end lang siya. So, sa ngayon, yan muna. Ito yung part 1 natin, tutuloy natin yung part 2. Aralan nyo lang kung paano yung flow. Ulitin nyo lang yung video para malaman nyo kung paano yung flow, kung paano ba siya tumatakbo. So, hanggang sa susunod natin na video.